Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga tagapaisawan, mga kapatid ko sa Malabon at sa kabuuan ng bagong baryo, no? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, no? Narito na naman po tayo sa lingguhang paksa na magbibigay sa atin ng kaalaman, karunungan at tamang pagpapasya. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama, ang kalagayan ng mundo ang nagtuturo sa amin na lumapit sa iyo. Ang pabago-bagong kasaysayan ng sangkatauhan ay naitala na sa kasulatan. Ang masalimuot na kalagayan ng mundo ay nagpapatuloy sa kasamaan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Pagpalain mo at pagalingin ang sanlibutan, Ama. Hatiran mo ng pag-asa ang bawat kaluluwa at bigyan ng pag-asa ang mga walang pag-asa. Bigyan mo kami ng inspirasyon at turuang sumunod sa iyong direksyon. Habang nasisira ang mundo, sana'y manatili ang iyong pag-ibig, pagtatanggol at proteksyon sa aming lahat. Sa kabila ng aming mga kahinaan, pinananatili mo sa amin ang ilaw ng iyong presensya sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Salamat sa iyo, Ama. Sa kabila ng maraming mga problema sa kalusugan, hindi kami nasisira ng loob sapagkat ang kapangyarihan ng buhay na Diyos na na kay Kristo Jesus ay nasa amin rin. Dahil sa iyong pag-ibig, niligyan mo ng liwanag ang aming landas upang aming makita ang inilaang pag-asa. Ama, tanggapin mo ang aming pasasalamat at ang aming mga papuri sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Alam nyo, marami tayong mga pangangailangan sa buhay araw-araw. Napakarami. Kailangan po natin ng pagkain, ng kasuotan, kailangan natin ng tirahan, at mga ilan pa mga pangangailangan. No? Kailangan din natin ng pantaong karapatan, kapayapaan sa loob at labas ng aming bayan. Kailangan rin natin ang mapagmahal na pamilya, magandang kita at maginhawang pamumuhay, etc. May malaking pangangailangan rin tayo tulad ng gamot para sa malaganap na sakit na COVID-19. Ang mga pangangailangan ito ay marangal at napakalaga at talaga naman pangangailangan, no? Ngunit bilang bayan ng Diyos, meron tayong higit na pangangailangan at ito ang tatahakin ng ating paksa ngayong umaga. Ito po ay may pamagat na ang pinakadakilang pangangailangan. Ang pinakadakilang pangangailangan ng sanlibutan ngayon, liban sa gamot para sa COVID-19 at sa iba pang mga nabanggit, ay ang matupad natin ang unang-una inuutos ng Diyos ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Kung ang pinakadakilang pangangailangan ng sanlibutan ay nasa atin na, bakit tila hindi tayo nananabik na ibahagi ang nasumpungan nating pananampalataya? No? Maraming dahilan kung bakit hindi natin ibinabahagi ang pananampalatayang ito. Ang isa sa dahilan kung bakit hindi natin ibinabahagi ang pananampalatayang ito ay ang dahilan ng takot. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo sa bawat tao ay mahalaga sapagkat kung hindi, hindi na sana ito inuutos sa atin ng Panginoon. Ganito ang kanyang sinabi sa aklat ng Marcos 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ito yung magandang balitang ipinapangaral ko sa inyo noong nakalipas sa linggo na ang pamagat ay handa na ba kayo. Kung walang pangangaral, hindi makikilala ng tao ang Diyos. Mahalaga yung pangangaral. No? Hindi rin matutuklasan ng tao ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Kasi ang lahat ng plano ng Diyos nakasulat sa Bible. At tayo mga nakakilala sa Diyos at nakabasa ng kanyang mga salita,
mahalaga po yung papel natin dyan. No? Hindi rin maliligis ang kaluluwa nila kung magpapabaya tayo at hindi tayo magpapahayag sa kanila ng mahalagang isyong pinag-uusapan natin ngayong umaga. Bilang mga mananampalataya, bakit tila may pag-aalangan na ibahagi ang isang bagay na makapangyarihan at makapagbabago sa buhay ng tao? No? Ayaw ba nating maligtas ang mga mahal natin sa buhay, yung mga kasambahay natin, yung kapitbahay kaya? No? Kailangan din nila ng kaligtasan tulad natin. No? Ngayon, tatanungin ko kayo, halimbawa, nasusunog ang isang bahay at ang mga minamahal mo ay naroon sa loob ng bahay na nasusunog at hindi sila makalabas. Masusunog sila pag hindi sila nakalabas doon. Masusunog at mamamatay. No? Wala silang dadaanan dahil ang pinto ay sarado at para mabuksan, kailangan ng password. No? Naintindihan nyo? No? Para makalabas sila, kailangan nila ng password. Yun ang tanging pag-asa nila. Ang magandang balita, alam mo ang password. Kung alam mo ang password, hindi mo ba sasabihin sa kanila ang password para makaligtas sila? Natural na ibibigay mo yun, di ba? Ganon din. Kailangan natin ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan saan man tayo naroon. Ito po yung password na ibinigay sa atin ni Kristo na kailangan naman nating ibigay sa iba upang hindi sila mapahamak. Nakita niyo po yun, ano? Liwanag, ano? Katunayan, kahit na tayo ay nasa gitna ng pandemyang COVID-19, maaaring natin gawin ito. Hindi naman tayo nalilimitahan eh, no? Marami pong paraan. Magagamit natin maging ang social media, no? Sa naunang church, ganyan kasi ang ginawa ni Felipe. Sa aklat ng mga gawa, kung pupuntahan natin, ito ang mababasa po natin, no? Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nakita niyo po yun. Nagpunta pa siya sa may Samaria at doon niya ipinahayag ang Kristo. Ito rin ang pangangailangan ng mga tao sa unang siglo, no? Na inihatid ng mga alagad. At ito naman ay mababasa din natin sa aklat naman ng Kolosas sa 1:23. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balita na ito na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. Nakita niyo po nga, no? Katunayan, ang magandang balita ang pinakadakilang pangangailangan ng tao. Maliban doon sa mga pagkain, inumin, mga damit. Ito ang pinakadakilang pangangailangan ng tao. Pero bakit maraming mga Kristiyano tila para silang passive sa pangangailangan ito? Para hindi sila masyadong interesado na maligtas yung ibang tao. Bakit parang walang kaugnayan ito sa buhay nila? Nakakapagtaka, di ba? No, ha? Sa mga tunay na mananampalataya, mahalaga po ito at kailangan. Puntahan natin yung unang-unang bahagi, no? Bakit malaki ang pangangailangan ito? Ano ang mga bagay na tinutukoy nito? Unang-una, totoong mapapahamak ang tao dahil sa kalagayan ng mundo, no? Puntahan natin yung letter A, ang kalagayan ng mundo. Alam ba ninyo na nasa 410,000 humigit kumulang ang namamatay na sa buong mundo dahil sa COVID-19. At patuloy na tumataas po ang bilang nito. Hindi po humihinto araw-araw eh. No? Ngunit mas maraming tao ang napapahamak dahil sa kasalanan. Believe it or not. Pag samasamahin mo yung lahat ng COVID na yan, lahat na yan, eh hindi po aabot doon sa mga taong namamatay dahil sa kasalanan. No? Bakit po nagkaganon? Kasi po, babalik na naman tayo sa Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yun po yun.
ang lahat ay nagkasala. Walang matuwid. Lahat gumagawa ng mali. Lahat hindi tama. No? Lahat ng tao ay mamamatay. Subalit kung wala si Jesus sa buhay nila, ulitin ko, kung wala si Jesus sa buhay nila, mamamatay sila nang hindi pa napapatawad sa kanilang mga kasalanan. Masama po yun. Ano ang magiging implikasyon nito? Aba eh, mapapahamak ang kanilang mga kaluluwa. Ito po ang sinasabi ni Jesus sa kanila sa 1:8-24. Basahin natin. Kaya, sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Ang liwanag nun, no? Kapag ang tao ay namatay at hindi napatawad ng Diyos ang kanilang kasalanan, no? Sa impyerno pong bagsak nila. Huwag na tayo magtaka. Doon ang bagsak niyan. Pag binasa mo lumang tipan hanggang bago di pang aklat, nilinaw na po yung area na yan. Wala na, ang tao lang pupuntahan yung makasalanan, yung mga hindi nagsisi o yung mga hindi napatawad ang kasalanan. Diyan ang bagsak niyan. Kaya nga kung magpapabaya tayo, pati yung mga taong malapit sa buhay natin na hindi nakakilala sa Diyos, mapapahamak din. Pareho lang. Pare-pareho lang po yan. No? Mapapahamak yung mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kapitbahay. No? Dahil sa kasalanan. Kaya hindi natin marimbaliwalain ito eh. Kailangan na maintindihan natin ang ating kalagayan at ang kalagayan ng mga taong ito. No? No? Marami kasi mga mananampalataya, walang ginagawa. Yun ang biglat. Walang ginagawa. Kung meron man, kauti lang ginagawa nila sa mga taong malapit sa kanila. Yung kasambahay nga, hindi pa nakakilala sa Diyos. Eh. Yung magulang, hindi pa nakakilala sa Diyos. Ano pong ibig sabihin nito sa atin? No? Ang mga mahalagang kaluluwa, no? Wala kay Kristo, ay mapapahamak. Sigurado yun. Mga taong nagkasala at hindi napatawad sa kanilang mga kasalanan. Eh, ang tanong nga, bakit kailangan mangyari ito? Di ba? Bakit kailangan mangyari ito? Eh, kasi nga, marami mga Kristiyano ang may mabigat na kaloobang sumunod sa Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Ando ng problema eh. Matagal na itong panawagan sa mga churches sa buong mundo. And yet, people are passive. I cannot understand. Maliwanag ang aral, sinabi ng Diyos ang kaligtasan, pero bakit gano'n? Bakit? Hindi pa rin naiintindihan. Ano? Ganito po sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa Roma 10:14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Eh, paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Nakakita natin. No? Ito ang dilema ng mga taong mapapahamak. Oo nga naman. Paano nga naman sila tatawag sa Diyos kung hindi sila sumampalataya o hindi sila sumasampalataya? Bakit? Eh kasi, wala naman silang napakinggang anuman tungkol kay Jesus. Wala silang narinig eh. Walang nangaral sa kanila. Kasama mo nga sa bahay, pero wala ka namang itinuturo sa iyong kasambahay. Nandun ang iyong ina, andun ang iyong ama, pero busy ka sa trabaho, busy ka sa pag-aaral, busy ka sa mga gawain bahay. Di ba? Kaya, paano sila makakapakinig ng Ebanghelyo ni Kristo? Hindi ka naman nagsasalita. Mapapahamak sila. Malibang gumawa tayo ng paraan upang katagpuin ang pangangailangan ito, eh, mapapahamak ang mga kaluluwang nasa paligid natin kasama na yung mga mahal natin sa buhay. Sayang, di ba? Nakakalungkot dahil may magagawa naman talaga tayo kung susunod tayo, no? Pero kung hindi, punta tayo sa letter B, ang kalagayan ng church. Marami sa mga churches ay tila nawalan ng focus. Nakakahigit lang sila ng konti sa isang social club.
ang inaasikaso lamang ay yung mga panlipunan at personal na pangangailangan. Ganun po yun eh. So nakikita lamang tayo ng mga taong nasa paligid kapag may gawain sa church. Sa mga simpleng araw, abala tayo sa maraming bagay tulad ng gawain bahay. Kapag naman merong oras, ang binubuksan ay yung FB account at yung telebisyon. At doon, nauubos yung panahon. Kapag nasa church naman, ang pinagkukulan lamang ng pansin ay ang fellowship. Parang doon na lang nauubos yung oras. Kainan, kapihan. Hindi naman masama yun. Pero kasi kung hindi naman kayo lalabas ng church para ipahayag ang magandang balita, eh di walang kabuluhan ang church. Ano mangyayari sa church na yan? Walang plano tungkol sa mga napapahamak na mga kaluluwa. Ang dami niyan. Punta ka sa palengke, punta ka sa bookstore, punta ka sa mall, makakahalubilo natin yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Kawawa naman sila, di ba? No? Marami sa mga churches na ito, kung hindi man namatay, ay nadlamig at bumaba na ang mga bilang. Opo, ako may mga data ako eh. No? May mga datos tayo. No? Halimbawa, sa huling ulat ng PCEC, malaking bahagi ng mga churches ang nanlamig. No? Hindi ko na sabihin sa inyo ang bilang. May kitsandaan. Habang ang mga Kristiyano ay namamatay o nanlalamig sa pananampalataya, maliit ang nagagawa nila para makakilala ang iba kay Kristo. Hindi natin sinasamantala yung pagkakataon eh. Ang dami nating oras, ang dami nating panahon, pero yun nga eh, parang hindi natin alintana na may mga tao sa paligid na nangangailangan ng kaligtasan. Hindi po biro kasi itong kaligtasan. Eh yung nga lang COVID, natataranta tayo. Yung nga lang COVID eh, di ba? Pag sinabing ECQ, ECQ. Pag sinabing bahay, bahay. Pag sinabing, aba eh, takot tayo. Natatakot tayo na magkasakit ng COVID. Pero hindi tayo natatakot na mamatay at mapunta sa impyerno. Yung COVID, totoo. Yung kamatayan, totoo. Yung impyerno, totoo rin. Dapat maintindihan natin yan. Itong COVID na to, sa ayon sa gusto, isang araw, mawawala rin yan. Pero yung hatol ng Diyos na kamatayan, hindi po mawawala yan hanggat hindi nakakikilala yung tao at nagsisi at hindi napatawad sa kanyang kasalanan. Yun ang problema. Malaking problema po yan. Kaya malaki ang pangangailangan. Malibang gumawa tayo ng paraan upang katagpuin ang mga pangangailangan ito, no? Marami yung mga churches ang hihinto at mamamatay. No? Kaya ano, malaki ang pangangailangan upang iligtas ang iba. Kailangan nating ipangaral to. At isaalang-alang natin itong ikalawang bahagi. No? Basahin natin. Roma number 2. Bakit ang pangangailangan ito ay hindi natutugunan? Bakit? Letter A. Dahil sa kakulangan ng pagmamalasakit. Ay yun naman pala eh. No? So meron dahilan. Yung kakulangan ng pagmamalasakit. Kulang sa pagmamalasakit ang mga Kristiyano sa gawain ng Panginoon. Walang sakripisyo. Kulang. I'm talking from the heart. Kulang tayo. Walang sakripisyo, walang pagsisikap. Parang, sige lang, no? Alalahanin natin na naparito si Jesus upang magligtas. Sinong ililigtas? Sino? Yung mga taong naligaw. Ligaw ang buhay, ligaw ang landas. Yung mga hindi maliwanag na nakakilala sa anak ng tao. Kailangan iligtas sila. Ganyan ang sinabi ni Jesus sa Lucas 19:10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Yun po yun. Hanapin at iligtas ang naligaw. Yun ang dapat ginagawa natin. Hanapin at iligtas ang mga naligaw. Ang problema, walang malasakit sa mga taong naliligaw. No? Ganto po yung layunin ni Apostol Pablo. Basahin natin sa Roma 10:1. Ano sabi niya? Mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Nakita natin, no? Ito po yung mithiin ni Pablo.
ang mithiin niya ay maligtas yung kanyang mga kababayan, mga Hudyo. Samantala, tayo mga Christians naman, walang malasakit para sa kanilang sariling kapakanan at sa kanilang sambahayan. Ah, kalungkot eh. Marami ng mga kapatid na pinaalalahanan ko, mga matatanda ng kapatid ito ha. Sabi ko, oh, yung nanay mo, ba't wala pa? Yung tatay mo, uy, bakit yung mga kapatid mo wala? Wala pong maibigay na sagot sa akin eh. Kasi busy sila sa trabaho. Busy sila sa pagkakakitaan ng pera. Sabi ko, hindi naman masamang kumita ng pera. Pero kasi, ano ba ang halaga ng pera kung mapapahamak naman yung mahal mo sa buhay? Hindi ho ba? Hindi naman siya mamamatay lang eh. Pag namatay siya, may parusa pa yun eh. Yun ang mabigat eh. So sabi ng Bible, what will profit a man if he owns the whole world and lost his own soul? Yung soul, yung kaluluwa, importante yun. Kasi ito yung buhay na walang hanggan. Get nyo? Ganun po yun. No? Yan ang dinadalangin niyo sa Diyos, maligtas ang Israel, yung kanya mga kababayan. No? Kung ano-anong ginagawa natin, eh, wala tayong focus minsan. Eh. Sasabahin na nga, nakakasama mo na nga yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo pa rin kinakausap. Ano ibig sabihin nito? Kapag hindi sila kumilos, o hindi kayo kumilos at sumunod sa utos ng Diyos, ba, eh, nanganganib yung mga kasambahin ninyo, nanganganib yung mga mahal nyo sa buhay. Ganito po ang sinabi ni Jesus sa Aklat ng Juan, 15 mula una hanggang ikalawa. Ang sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Kita niyo na? Yun po yun eh. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Eh tayo, mga sanga po tayo. Eh. Tayo yung mga iniugpong lamang sa katawan ng puno. Eh. Sabi niya, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. May bunga ka na ba? Ilan na ba naging bunga mo? Aba eh, di ba? Tayo ba eh, sadyang tumigas na kaya wala tayong pagmamalasakit sa iba? So bakit ang pangangailangan ito ay hindi natutugunan? Bakit? Punta natin yung letter B. Dahil sa kakulangan ng kaalaman. Maraming Christian ganyan eh. Na born again lang tapos wala na. No? Kulang sa kaalaman ng salita ng Diyos. Hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi nagbabasa ng Biblia, kaya walang kaalaman kung ano ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Ano kaya kung minsan natutulog ka, kausapin ka ng Diyos, sabi ng Diyos, eh, bukas mag-evangelize ka, anong gagawin mo pag-ising mo? Yung bang sinabi ng Diyos sa panaginip, may pagkakaiba sa sinabi niya sa aklat, sa Biblia, hindi ba pareho lang? Bakit pa pagkasalita lamang, sulat lamang sa Biblia, hindi ka naniniwala? Pero mas maniniwala ka kung napanaginipan mo. Nakita niyo po yun. So marahil wala pa rin malay sa inuutos at pinapahayag ni Jesus tungkol sa mission na ito. Yung Great Commission is a mission, mga kapatid. No? Kahit na tayo nasa COVID, mag-evangelism tayo, hindi pwedeng wala yan. No? So sabi niya sa Mateo 28:19, ito po kahit na paulit-ulit, hindi po ito mangyayari kahit ito ginagawa. Sabi niya, kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Oh, hindi tayo maaaring magbingi-bingihan. Iniutusan tayong sumunod sa Kanya. Sabi sa Marcos 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Kita natin, nakita mo. Wala tayong maidadaylan. Maliwanag ang Kanyang sinabi. Habang lumalakad tayo sa buhay na ito, mga kapatid, kailangan ihatid natin sa mga tao ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan, lalo na sa ating mga kasambahay. Kailangan yan. Siguro sa bawat tahanan, di mo alam kung bagay, no? Yung tinignan ko yung bawat pamilya, ilan yung ligtas. No? Marami ditong pamilya na gutay-gutay, hiwa-hiwalay. Yung nanay lang dumadalo, wala yung asawa, wala yung mga anak. Misal may dumadalong anak, wala mga magulang. Malungkot, di ba? Wala tayong may dadahilan. No? Patunayan, may hinanakit ang aklat ng Hebreo sa mga Kristiyano. Ano po sinasabi?
Hebreo 5:12. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana yung kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ayun. Itong mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na, oo nga, no, dapat pala, tagapagturo na kami. Bakit? Parang palagi na lang kami ang tinuturuan. Hindi ho ba? Hindi na nakaalis. No? Kulang sa kalaman. Hindi alam ang gagawin at sasabihin sa tao. Pwede mo namang anyayahan yung tao na, oy, alika, punta ka, sama ka, makinig ka. Pwede mo sabihin yun, sumama ka sa amin. No? O di kaya, sabihin mo sa kanya, itong message ito, sundan mo yung link sa ibaba. Ipadala mo sa kanya, kaibigan mo. Ganun. Paraan yan eh. Ganyan yung naging karanasan ni Pilipi mula sa aklat ng Juan 1:45-46. Tingnan niyo po nangyari. Nakita ni Pilipi si Nathaniel at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. May mabuti bang maring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Pilipi, halika't tingnan mo. Kita niyo yung conversation na yan. Napaka-bold ni Pilipi, halika tingnan mo. May mga tanong, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Kasi mga tao rin makukulit eh. Mga tao rin, marami rin masasama eh. Marami doon mga bastos, walang galang. Kaya may matino bang manggagaling doon? No? Sabi niya, halika, tingnan mo. Sabi niya ganun. No? Tayong mga born again ang magsasabi sa mga tao na mga bagay tungkol kay Kristo. No? Siyempre, hindi naman natin naasahan na paniniwalaan tayo ng lahat ng mga tao. Kung minsan, may mga tao na magdududa sa atin, katulad ni Nathaniel. Di ba? Born again ba talaga yan? Di ba? No? Sana ganyan din tayo mga Christians. Hindi natatakot at hindi nahihiya. No? Oo, isineshare mo lang naman sa iba kung ano ang pananampalatayang tinanggap mo eh. Di ba? Yun lang. Kikwento mo lang naman kung ano ang naranasan mo simula ng makilala mo at makipag-isa ka kay Kristo. Kwento mo yun. Wala ka naman may kikwento na hindi mo naranasan eh. Di ba? Ano nangyari sa'yo? Dati sino ka? Ano ka? So, dumating si Kristo sa buhay mo, ano nangyari? Ganun lang yun eh. Di ba? Anyari. Parang ganun, di ba? Walang ano eh. Hindi siya mahirap intindihin. Sabihin mo na, alam mo ba ang gulo ng buhay ko? Pero nung makilala ko ang Panginoon, simula nung makilala ko siya, nagbago ang buhay ko. Marami siyang mga magagandang aral na natutunan ko, kaya ang buhay ko na bago. Dati ang dami naming utang. Utang sa kaliwa, utang sa kanan, utang sa harap, utang sa likod. Puro utang. Ngayon wala na kaming utang. Hindi ko ba? Magtataka siya, paano nangyari yun? Yan, yan yung mga halika tingnan mo. Ganun po yun. No? Magsikap tayong turuan sila nang sa gayon, ay maligtas din sila. Hindi ko ba? Bakit ang pangangailangan ito ay hindi natutugunan? Letter C. Dahil sa kakulangan ng tapang. Yan. Dahil sa kakulangan ng tapang. May konti naman kaya lang kulang. May tapang naman kaya lang kulang. No? Natatakot ang Christian na tanggihan sila ng mga minamahal nila. No? O kaya ay pagtawanan sila ng kanilang mga kaibigan at mga barkada, ng kanilang mga kakilala, o kaya ay baka naman sila laitin ng kaaway. Natakot sila, no? Hindi natin dapat katakutan ang gayong mga bagay, mga kapatid. Pag Christian ka, wala na yan. No? Kapag tinanggihan nila tayo, hindi naman tayo tinanggihan nila. Ang tinanggihan nila si Kristo. Hindi ba? Kawawa sila pag tinanggihan nila si Kristo. Tayo, nandito lang tayo, tagapamagitan tayo ngayon. No? Para lang binibigyan lamang natin sila ng direksyon kung ano ang tama, anong dapat gawin. Di ba? Pero makapagdiligtas talaga ang ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya hindi natin dapat katakutan yung mga gayong bagay. No? So kapag tayo ay nilait dahil sa pangalan ni Kristo, hindi ba ninyo alam ang sinabi ng Biblia? Basahin natin. Nasa Mateo 5 mula 11 hanggang 12. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinapartangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit.
Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Normal lang pala yun eh. Talaga may mga taong lalait sa iyo, may mga taong uusigin ka. Kahit na wala kang kasalanan. Alam mo yun? Parang mga taong yun masaya eh. Parang binubuli. Di ba? Ganun po yun. No? Wala kang dapat. Sabi nito, mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao. No? Lalo na pagka pinapartangan ka, no, ng kasamaan at kasinungalingan dahil sa Ebanghelyo ng Panginoon. Meron pa. Sa unang Pedro 4:14-16, ano sabi? Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikaya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Amen. Taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Kita nyo? Wala tayong dapat na ikahiya. Dapat nga magpasalamat tayo. Hindi tayo dapat mahiya. No? Kung tayo ay totoong mga lingkod ni Kristo, no? Bigyan natin ng kaluguran ang Diyos at hindi yung tao. Tandaan ninyo yun. Siyempre, hindi naman lahat ng kakausapin mo makikinig at sasabing tama ang sinasabi mo. Eh. Marami yan, lalaitin ka. Marami yan, sasalita sa likod mo. Hayaan mo na yun. Nagawa mo na yung tungkulin mo, no? No? Huwag nating intindihin yung papuri ng tao. No? Importante yung ang Diyos ang nalulugod sa atin at hindi tao. Sabi po sa Galatia 1:10, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Kita mo na yun. Alam mo ito si Apostol Pablo. Napaka galing na motivator. No? Hindi naman siya mabuting tao. Eh. Nakita natin yung buhay niya, kung ano siya. No? Katunayan eh. Isa siya sa mga nagpapatay sa mga nakakilala sa Diyos. Yung mga alagad ng Panginoon. No? Pinahirapan yung ibang mga Kristiyano. Pero kitang-kita natin yung conversion, no? From crime to Christ. No? Makikita natin. At yung pagbabago niya, tuloy-tuloy. Tsaka very bold, no? So, nakahanda ba tayong taligtan ng takot at iligtas yung mga naliligaw? Yun lang naman ang punto rito, no? So, bakit ang pangangailangan ito hindi natin natutugunan? Bakit? Letter D. Dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Yun. May faith naman eh. Lagi naman yung sinasabi, ay ako, matibay ang ano ko, may faith ako. Pero alam mo, yung may faith, matibay talaga yun. Kasi ang inaasahan niya, hindi naman yung sarili niya, inaasahan niya ang Diyos eh. Kaya nga tinawag na pananampalataya. Nananampalataya siya sa Diyos, hindi sa kanya sarili. Nakuha niyo na. Dahil sa pananampalataya, yung problema, kulang sa pananalig ang tao sa salita ng Diyos na tunay at totoo. Yun po yun. Kulang sa faith. May faith na kaya lang kulang. Meron na eh. Lalo na kapag ipinakita sa kanila yung kalagayan ng tao. Misa pinapaliwanag natin yun sa mga tao, pero hindi sila makapaniwala na makasalanan sila eh. Gayong maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ang sinasabi ng 3:23 ng Roma? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan lang, tapos na. Marami mga taong pilosopo, they won't agree. Tandaan nyo, no? Kapag sinabi sa kanila ang matinding kahinatnan ng kasalanan, sinabi mo sa kanila, no? Aba, parang wala lang.
Ganyan yung mga napapahamak. Sabi mo sa kanya na kapag hindi ka tumigil sa kalokohan mo, ah, hindi ka titigil yan. Mag-i-enjoy pa yan eh. No? No? Hindi naniniwala. Ito, familiar kayo sa mga talatang ito. No? Babasahin ko, Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bakit inuulit-ulit ko ang mga talatang ito? Sapagkat mahalagang malaman ito ng bawat tao. Kailangan ulitin eh. Ang tao malilimutin eh. No? Alam na natin na kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pero hindi pa rin sila nakukumbinsi. Kaya patuloy pa rin sila sa ginagawa nila. Yan sa looban, makikita naman nyo sila araw-araw, di ba? Parang ano, parang sa loob ng isang taon, parang yun at yun din eh. Wala naman nangyayari. Ang masama nga kung minsan, pati mga Christian nadadamay. Pati sila nakikiisa na rin. No? Mag-ingat po tayo dyan. Ha? Malagim ang kasasapitan ng mga taong yan. Babasahin ko ulit, Pahayag 21:8. Tingnan niyo po ang sinasabi ng aklat. Subalit, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay salawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kita nyo. Malagim talaga ang kasasapitan ng mga tao. Mantakin mo yan. Hindi mo kilala kung sino yung mga naglalakad sa kalsada niya. Hindi mo alam kung sino pumunta ng langit, sino pumunta ng impyerno. So anong mission mo? Ang mission mo ay akayin sila. Akayin sila. Mga ligaw yan, di alam kung saan pupunta. Walang... Yun ang mission natin. Akayin sila. Yung mga ligaw na yan. Hindi pwede dyan yung aakay bulag. Pagka bulag, di pare-pareho na sila. Di ba? Kuminsan, hindi buong ating pananalig sa kakayanan ng Diyos. Yun ang kulang din tayo ng pagtitiwala. Kulang lang sa pananampalataya, kulang pa sa pagtitiwala. Kulang sa tapang upang magawa ang kalooban ng Diyos. Yun ang problema. Di ba? Kasi minsan maasa tayo sa sarili natin lakas eh. Ang totoo, kung talagang may pananampalataya ka, magagawa mo ang lahat kung babasahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Ganito po sinasabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 4:13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Oh, kita nyo? Lahat magagawa mo. Hindi dahil sa iyo ang lakas. Ang lakas ay nagmumula kay Kristo. May kaloob siyang lakas sa atin. Magagawa natin lahat dahil sa kaloob na lakas sa atin ni Kristo. Hindi ito sa pamamagitan ng ating lakas. Hindi galing sa atin. No? Humingi rin tayo ng ano, ng hindi lamang lakas. Humingi rin tayo ng karunungan sa Diyos. Gagawa ng paraan ng Diyos. No? Sabi ni Santiago sa 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Yun po yun. No? Parang ano, sa sandibutan kasi, diskarte tawag yan eh. Diskarte. Hindi yung porke wala na, ah wala na. Gumagawa ka ng paraan, may diskarte. No? Kinausap mo yung tao, no? Kinausap mo yung tao, tumanggi, ayaw mo na rin eh. Hindi. Natural, yung taong sinisharean mo ng pananampalataya, hindi siya interesado. Banggitin mo sa kanya yung ayuda. Meron siyang 8,000. Pag hindi, madaling araw pa lang kakatokin na ang bahay mo niyan. Yun ang gusto ng tao, pera. Ha? Pag sinabi mong, sinabi sa'yo, sir, tulungan mo naman ang makapagtrabaho. Ah, trabaho ba trabaho kailangan mo? Bukas ng maga, punta mo ako, alas 5 ang maga, alis ako ng maga kasi. Naku, alas 4 pa lang, sa may hagdana na yan, nag-iintay na. Yun ang gusto ng tao, may pakinabang. Pero kaligtasan, ignorante, hindi nila alam, mapahamak sila sa katangahan nila. Wala silang malay doon. Kayong mga marurunong, kayong mga naligtas, kayo yung mga karanasan, kayo yung magsabi sa kanila na mapapahamak sila kapag hindi sila nag-isip-isip at sumunod sa payo mo. Ganun yun. Yun ang kailangan mo, karunungan. Kailangan pag-aralan mo.
Yung sanlibutan, ang galing gumawa ng paraan eh. Madiskarte sila. Yung mga Kristiyano, daig natin yung mga diskarte nila. Dahil sila, gumagawa lamang sila ng mga pagkakataon. Minsan nga, nanloloko sila para lang sila magkaroon eh. Tayo natin kailangan yon. Eh tayo, may karunungan mula sa Diyos. Aba, eh, paano man na naig yung mga tao sanlibutan sa atin? Eh tayo ay may karunungan ng Diyos. Di ba? Oh, tingnan nyo. Bibigyan tayo ng tiyaga, bibigyan tayo ng tapang, bibigyan tayo ng karunungan, no? Bibigyan din tayo yung tapang, bibigyan tayo ng tapang ng Diyos. Okay, mag-ala ron. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kabanatang una, 7-8, ikalawang bahagi. Ano sabi? Sapagkat ang espiritu ang ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Bullseye, di ba? Huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Kwento mo. Ano yung nangyari sa iyo? Kailan ka nakakilala sa Kanya? Ano yung matinding nangyari sa buhay mo bago mo nakilala si Jesus? Kwento mo yun. Ako, hindi ako nahihiyang ikwento sa kanila yun. Paulit-ulit kung siguro kung 500 beses na, naulit ko na yung patotoo ko eh. Kasi yung mga taong to, nakikinig sila kuminsan ng patotoo. Kaya kailangan buksan mo yung puso mo. So, huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Buksan mo yan. No? O nakahanda na ba tayong magkaroon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na sa gayon ay mailigtas natin yung iba? So, bakit ang pangangailangan ito ay hindi natutugunan? Ang tanong na naman, bakit hindi natutugunan? Letter E, dahil sa kakulangan ng focus. Yun, yung sinabi ko kanina, yung focus. Yeah? Naapektuhan kasi tayo sa mga bagay ng sanlibutan. Eh. Minsan, nai-impluensya pa tayo ng mga tao sa sanlibutan. No? Minsan naman dahil sa mga alalahanin sa buhay, kaya hindi makapamunga. Tagal-tagal ng Kristiyano, wala man lang masisang kaluluwang nadala sa church. Pati nanay, wala. Pati tatay, wala. At ganun. Di ba, no? Kasi ganito ang sinasabi ng Lucas 8:14. Ang mga nahasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit ang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Yun po yun. Ang dami kong nakitang Christian dumating sa church. Mga tumanggap sa Panginoon. Talagang ano. Aba, nung magkatrabaho, wala na. Nung magkaroon ng negosyo, iniwan ang pananampalataya. Antindi, mga taong ito. Ipinagpalit nila yung mga nakukuha nila sa sanlibutan kaysa doon sa makukuha nila sa Panginoon. Grabe. Yung mga nakakamta natin sa lupa, alam na natin yan, ilang beses na, no? Na pansamantala natin yan. Yung ipinangako ng Diyos sa atin, hindi maring mawala yun. Yun ay ipinangako ng Diyos sa atin. Eh. Huh? Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila handa sa araw ng Panginoon. Kasi nga, masyado din silang sa sanlibutan. Eh. No? Nalibang. At kung ano-ano yung mga inaalok ng sanlibutan. Kaya, no? Yan ang dahilan kung bakit pagdating ng araw ng Panginoon, hindi sila nakahanda. Sabi po sa Lucas 21:34, ang katakawan, paglalasing, at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon. Nakita nyo? Yan yung mga babala. No? Isipin mo, siguro hindi ka naman matakaw na, hindi ka naman din naglalasing na, pero lagi kang balisa sa buhay. Sabi niya, sabi ni Jesus, alisin mo sa pag-iisip mo yan. Alisin mo yan. No? Minsan naman may mga taong nagsisikap na gawin ang mga imposible. Mga imposible. Katulad ng paglilingkod sa dalawang Panginoon. Imposible po yan, hindi po maaari yun. No? Sabi ni Jesus sa Lucas 16:13, walang aliping maaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa
at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nakita niyo? Hindi ka pwede maglingkod kay Lord, maglingkod ka rin sa libutan. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng sabay. Hindi pwede yan. Nakita niyo po yun? Naalala ko po yung ano, naalala ko po yung nung ako'y pumasok sa ministeryo at talaga ayoko naman magpastor talaga eh. Buwan niya sa hinagap, hindi ko po ano yan eh. Pero wala, dumating yung panahon na tinawag ka, kailangan ka sumunod eh. At nung tinawag na ako, nung lumalim na yung aking responsibilidad sa church, iniwan ko na yung trabaho. Hindi na ako pwede mag-conflict of interest kasi. No? Siguro yung iba, kaya ng ibang gawin yun ako kasi yung, kailangan ko mag-focus eh, kailangan ko mag-concentrate. No? Kaya iniwan ko, tinalikuran ko na yun kasi hindi pwede. Kasi ano yung mauna ngayon? Yung gawain o yung may darating na pera? Hirap yun eh. Uy, may gawain ngayong gabi. Eh, pero may darating ako, may kausap ako eh. Makuklose yung deal namin eh. Malaking pera to. Mahirap po yun. Makukompromise tayo niyan. No? Hindi tayo pwedeng sabay. No? Mahal mo ang Diyos, tapos mahal mo rin yung salibutan. Hindi pwede yun. No? Sabi ni Jesus, no? Tingnan nyo, sa unang 1:15-17, huwag ninyong ibigin ang salibutan o ang mga bagay na nasa salibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Perfect. Perfect po siya. Kita nyo? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na sanlibutan. Tama, consistent po siya. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kasi hindi mo pwedeng pagsabayin eh. Yan ang maaga kong natutunan. Oo nga, hindi siya pwede. Conflict eh. Siyempre, ang tao pagdating sa pera, kahit nasingkit ang mata niya, lumalaki. Nagiging almond eye. Iba yung pera eh. Yung kislap ng pera, iba yan, no? Sa akin, personal na palagay, mga kapatid, no? Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay hindi nakakapagpahayag na salita ng Diyos ngayon. Lalo na ngayon. Dadahilan yan. Eh, may COVID pa, paano ka mag-evangelize? Nakita niyo naman, ang ganda ng dahilan, no? Oo nga naman, may COVID nga naman, ano? Paano nga ba yun, no? Ay, nako. So, wala na po tayong maidadahilan. Mamaya, wala tayong madadahilan, no? Kung bakit hindi natin nagagawa yung pinakadakilang pangangailangan. O, kailangan natin isaalang-alang ilang pang mga dahilan. Punta tayo sa ikatlong bahagi, no? Bakit lahat tayo ay kailangan maging mga manggagawa? Ganda lang tanong, no? Pwede ba yon? Lahat tayo maging manggagawa. Letter A, upang matupad ang kautusan ni Kristo. Sino po nag-utos nito? Si Kristo. Anong utos niya? Nagawing alagad ang lahat ng mga bansa. Lahat ng mga tao. Siya nag-utos nun eh. No? Sabi niya sa Mateo 28:19, ulitin ko ha. Habang kayo umahayo, gawin ninyong alagad ko mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nakita niyo? Si Jesus mismo nag-utos niyan. Di ba? We cannot deny that. No? So, ganun din, yung lahat ng mga alagad, inutusan niya o nasundin ang lahat ng kanyang mga ipinag-uutos. Yun ang bilin niya. Sa Mateo 28:20, sabi niya, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Okay? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Kaya ang problema, hindi po natutupad yung Great Commission hanggang hindi natin nagagawang alagad ang mga tao. Yan, kaya tinawag siyang Great Commission. No? Magkano ka lang eh, kung susunod ka lang, kahit mahina ka, andyan ang Diyos eh, tutulungan ka. Hindi ka mahihirapan. So, bakit lahat tayo kailangan maging manggagawa?
Letter B, upang maipadama natin ang pag-ibig sa iba. Yung pag-ibig sa ibang tao, ang ikalawa sa pinakadakilang kautusan ng lumang tipan. Baka hindi nyo alam yon. Ganito po ang sinasabi sa Mateo 22:39. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Inuutusan tayong ibigin natin ang ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. So, kung hindi mo sinishare yung ebanghelyo sa mga taong ito, wala ka talagang pag-ibig. Hindi mo alam ang kahulugan ng pag-ibig. No? Madali naman maintindihan kung bakit nais ng Diyos na ibigin natin ang iba gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Huwag natin kalimutan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Tandaan nyo, pag-ibig ang nag-motivate sa Diyos kaya siya nabag sa atin. Kung wala siyang pag-ibig, hindi po tayo maliligtas. Kung walang habag, mananatili tayo sa kasalanan. Tandaan natin na ang pag-ibig sa isa't isa ay utang na hindi kailanman mababayaran. Gantong-gantong sinabi ni Apostol Pablo noong siya ay nasa Roma, doon sa Kabanatang 13:8. No? Huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ano pa masasabi natin? Diba? Iba ang aral ng Diyos talaga sa aral ng tao. You know? Sa tao, lamangan mo. Kailangan una ka sa Kanya. Kailangan mas malakas ka sa Kanya. Katunayan, itong aral na ito, masking kaaway, kailangan ibigin natin. Masking kaaway. Tingnan niyo po sinasabi sa Mateo 5:44-45. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Parehas ang Diyos eh. Kung ikaw nakakain ka, sila nakakain din. Di ba? Nakakatikim sila ng ulan, ikaw rin. Di ba? So, anong pag-ibig na dakila ang maaari natin ipakita liban sa ialok natin sa iba yung kaligtasan? Yan yung proof o yan yung katibayan. No? So, bakit lahat tayo ay kailangan maging magagawa? Patuloy na tanong. Sa letter C, upang makatulad sa naunang church. Yun po yun. Kasi yung practice ng unang church, yun po yung maganda. Yun ang ipinagbili ng ating Panginoong Jesucristo upang maging bayan ng Diyos. Kaya kailangan nating sundan ang kanilang mga gawain katulad ng kanilang pagsasama-sama, yung pagsamba at mga gawain. No? Upang maging bayan ng Diyos, kailangan nating ipakita ang gayong gawain pa rin. No? Ang kasigasigan at ang pag-ibig doon sa mga taong naliligaw. Tandaan niyo mga kapatid, hindi natin pwedeng takasan ito. Panahong pa ni Jesus, inuutos na ito. We cannot escape. We need to listen and to obey. No? Malibang maibalik natin ang espiritu at kaluluwa ng bagong tipang Kristyanismo, tayo ay kalansay lamang. Tandaan nyo. No? Susundan natin yung pattern nila para yun ang padron na iniwan ng Diyos sa mga Kristiyano. So bakit lahat tayo kailangan maging manggagawa? Letter D, dahil sa malaking takot sa Panginoon. Meron tayong takot eh. Alam natin ang Diyos eh. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagbigay, mapagmahal. Pero siyempre, kung ikaw ay nakikinabang sa ginawa ng Diyos, matakot ka. Di ba? Susuklian mo ba yun ng masama? Hindi pwede. Di ba? So ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 5:10-11. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin
ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang kilala rin ninyo ako. Kita nyo na? Ang galing, ano? No? Sa takot nila sa Panginoon, sinisikap nilang hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Precisely, yun po yung dapat na ginagawa natin. Yung mga taong nakakasama natin, pwede na silang kausapin, pwede silang pagpayuhan, paalalahanan. No? Sapagkat yun ang layunin ng Diyos eh. Kahit na masamang tao yan, iniisip din ng Diyos yan eh. Sabi na, siguro tinit na ng Diyos yan. Sayang naman ang buhay nito. Sana mayroong Kristiyano na masipag na akayin niyang taong yan. Nihintay lang ng Diyos na kumilos ang Kristiyan. Hindi naman kailangan lumayo eh. Tumingi kayo sa labas ng pintuan niyo, sa labas ng bintana. Makikita niyo yung mga tao naglalakad doon sa looban. Kilala niyo sila. Wala nang ginawa yung mga tao niyo sa buhay nila, kundi makapinsala, mag-ingay, manggulo, mag-inuman, magharutan. Kawawa naman sila. Masayang-masaya sila ginagawa nila. Pero hindi nila alam, labis-labis na kalungkutan at pag-iyak ang mararanasan na pag ando doon na sila. Pag nashoot na sila roon. Ayun na. No? Nabanggit rin ng ating Panginoon ang tungkol sa mga kaluluwa na nangaliligaw. Tinalakay natin to last week. Eh, no? Sabi sa Marcos 16:16, ang sino mang sumampalataya at mabautismon ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Nakita nyo? Wala tayong pananagutan dyan. Our only role is to bring to them the gospel of Christ. Nakita nyo? Kasi, yung sino mang sumampalataya at mabautismon, maliligtas. Pero yung ayaw sumampalataya, ang sabi, parurusahan. Hindi naman tayo magpaparusa sa kanila, ang Diyos eh. Yung mga matitigas ang ulo. No? Kaya nga, kailangan pagtsagaan eh. Huwag natin pagsawaan. Balik-balikan natin. May mga taong matitigas lang yan sa una, pero pag alam mo, pag yan ay kumikilos ng ang Diyos sa buhay nila, yung Espiritu Santo, magtataka sila, bumibigat ang buhay nila. Pero nung dumadalo na sila at nakakilala kay Kristo, gumaang na. Ganun po yan. No? Ang katotohanan tungkol sa araw ng paghuhukom at ang kapahamakan ng mga naliligaw ang dapat na nagpaalala sa atin upang kumilos tayo. Yung COVID, maraming pinapatayan. Ang kasalanan, marami na rin pinatay. Hindi mananalo ang bilang ng COVID, sabi ko sa inyo, sa mga namatay dahil sa kasalanan. So, bakit lahat tayo kailangan maging manggagawa? Letter E, sapagkat may kagalakan sa kaligtasan ng iba. Tama yun. Ako, yung mga senyeran ko, tsaka nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, yun ang nagbibigay sa akin lalo ng inspirasyon na huwag akong huminto. Ipagpatuloy ko. Yun nga ang katunayan, yung mga gawain natin ganito, ngayon ay nasa YouTube tayo, makakarating na sa mga kaibigan ko. Makakarating as far as Laguna, as far as Bicol, as far as Luzon, Pangasinan. Makakarating na. Hindi naman ko kailangan pumunta rin eh. Eto lang. Oh. Yung link sa ibaba, ibigay ninyo. Yun. No? Sapagkat may kagalakan sa kaligtasan ng iba. Ilan na ang naligtas dahil sa iyo? Dahil sa biyaya ng Diyos. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Lucas 15:7. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon na higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Nabilang mo ba yung anghel na nagpapalakpakan nung tanggapin mo si Kristo? Naalala mo ba yung araw na maligtas ka? Anong binabanggit ng Bible, may mga anghel pa ng Diyos na galak na galak sa langit nung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Iba yun eh. Pagka yung tao na dala mo kay Kristo, may mga maranasan tayong personal na kaligayahan. Di ba? Parang, you made my day. Ano ba yun? Nakakatuwa, no? Yung, hindi yung isinama mo sa kalokohan. No? Eh, sarap niyan eh. No? Ganyan yung pagmamalaking ginawa ni Pablo tungkol sa mga nadala niya kay Jesus. Si Pablo, no?
sa 1 Tesalonica 2:19-20, hindi ba't kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Biro mo yun. Yung pandemyang ito, nakamamatay yung corona. Coronavirus. Yung coronang ibibigay ng Diyos, iba yun. Yan yung corona na may pagmamalaki natin sa harap ng Panginoong Hesus pagparito niya. Ibang corona yan. Yung coronavirus, iba yun. Yung corona na may pagmamalaki natin. Iba yun, no? Kaya, nako mga kapatid, magbago kayo ng isip at maging seryoso kayo sa mensahe. Ganito naman ang naranasan ni Juan sa 3:1-4. Wala nang higit na makapagpapaligay sa akin, kundi ang marinig, ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan, ang aking mga anak. Di ba? Kasi pagka sila na-convert na, at umatin na sa church, pinababayaan na natin eh. Pwede natin silang pasyalan palagi, i-follow up, at alamin kung sila ba'y namumuhay na ayon sa katotohanan. Nagbago ba ang buhay o balik sa dati? O doon na naman sila sa dating daan? Ngayon. Papasyal natin. Once na na-convert na yan, alagaan na natin yan. Kasi baka yan ay masungkit pa yan ng diablo. Eh, no? Mahirap na. No? So, ang galak na nakapagpapaligaya dahil alam mo na anuman ang ginagawa mo ngayon ay mananatili magpakailanman. Yan yun. No, ha? Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, no? Nakamusta ko nga pala sina Brother Mark, dalawang Mark natin, no? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yung Mark sa may Pasig ba yun? O sa... Saka yung Mark na ngayon ay nasa Naga, si Makmak, no? So, ang layunin ko sa paksang ito, mga kapatid, ay nahahati po sa dalawa. Nais kong bigyan din na ang pinakakailangan natin ngayon ay magbalik sa original na mission ng Church, yung Great Commission. No? Ang pinakakailangan natin ngayon ay maging personal na mga manggagawa sa ubasan ng Diyos. Ang kawalang pagpapahalaga at ang pagbaba ng bilang ng mga churches ngayon ay nagpapakita na may kakulangan sa pagmamalasakit, kulang sa kaalaman, kulang sa tapang, kulang sa pananampalataya at focus. Ang mga kakulangan ito ang nagiging sagabal sa karamihan ng mga gawain sa mga churches ngayon. So ano ang maaari nating gawin? Paano yan naka may COVID? Ang pagtatanong ay nagpapakita ng pagmamalasakit. Mabuti po ito, no? Kailangan idagdag natin ang kaalaman. Kailangan tayong matuto. Sa kaalaman, kailangan idagdag natin ang tapang. Manalangin. At kung ang pananampalataya at focus, makagagawa tayong magkakasama upang matupad ang pinakadakilang pangangailangan ito ng tao. Hindi natin alam hanggang kailan tatagal yung COVID-19. Eh yung gamot nga, hindi pa nai-invento eh. So, kung dati namamatay ang tao, mas malaki yung chance na mamatay ang tao sa sakit ngayon. Imagine niyo, pandemya to. Buong daigdig. Kaya kahit yung kamag-anak mo malayo, nasa ibang bansa, pwede mong padala ng link. Malay mo, makakilala sila sa Diyos at maligtas, ano man ang mangyari. Di ba? So, may pananampalataya ba tayo? Tama ba ang ating focus? Sabi po ng Biblia sa Roma 10:13, maligtas ang lahat na tumatawag sa Panginoon. Again, paano tatawag kung hindi kilala ang Panginoon? Mangyayari po ito. Sabi sa Romans chapter 10:9, kung ipapahayag ng iyong labi
na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Bear it in mind. Napakasimple nito mga talatang ito, pero kung isa sa puso mo lamang, pakinggan mo mabuti, ulitin ko, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yun po yun. Huwag kang maghintay ng matagal. Dalin mo ang mabuting balita at ibahagi ito kanino man. Huwag kang matakot. Sa halip, magkaroon ka ng tapang sapagkat ginagamit ka ng Diyos para sa kaluwalhatian ng kaharian niya. Gamitin mo ang bawat pagkakataon. May COVID o wala. Ngayon ang maganda, ito ang pinakamagandang pagsubok sa atin. Paano tayo mangangaral? Again, kanya-kanyang diskarte yan. Huwag mo sabihin, wala kang oras. Eh, anong gagawin natin? Naka-ECQ tayo. Kapatid, huwag mo yung dahilan yan. Ang mensahe ngayong umaga ay napakaliwanag at madaling matandaan. Sana ay makita mo ang mga katotohanan na narinig mo sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Ama, binabalikan namin ang nakaraang panahon. Salamat sa lahat ng tanda ng iyong biyaya. Sa bawat buhay na nabago, sa bawat wasak na buhay na pinagaling mo, sa bawat naligaw na nasumpungan, sa bawat makasalanang naligtas, sa bawat naligaw na nasumpungan. Ama, ang lahat ng ito ay tungkol sa iyo, sa iyong biyaya. Nananalangin kami para sa higit pang pag-ibig sa mga naligaw. Tulungan mo kaming bumangon at samantalahin ang bawat pagkakataon. Nananampalataya na walang tao kaming hindi maaabot at walang kadenang hindi malalagot. Kaya Panginoon, gamitin mo kami na may pananabik sa iyong presensya at para sa iyong kaluwalhatian. Pagningasin mo kami ng hindi mapapawing apoy. Magdadala ng ilaw, pag-asa at pag-ibig saan mo man kami gamitin. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Tanggapin natin ang bendisyon ng Diyos. Sana'y pagpalaing kayong lahat. Sana'y lumaya kayo sa anumang kinatatakutan nyo. Sana'y patuloy kayong magmahal at maging tapat sa ating buhay na Diyos. Pagpalaing kayong lahat. Sumayin nyo na masagana ang lahat ng pagpapala sa araw na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat kayo magsabi ng Amen. Huwag natin kalimutang magbatian sa bawat isa.